Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ngayon sa videong ito ay gagawa tayo ng chocolate ice candy. Magpakulo lang tayo ng 10 baso na tubig. At habang hinihintay natin na kumulo yung tubig, ay i-prepare natin yung ibang sangkap. So ito po yung cocoa powder na gagamitin ko. Cocoa powder premium. Mabibili lang ko ito sa mall, sa mga tindahan. Kalahating cups po ang ilalagay ko nito. So, dalawang takal po nilagay ko kasi 1/4 cup size po yung ginamit ko. At kalahating kilo na puting asukal. So, mas maganda kung meron kayong mga cups guys, yung ganito. Ito, 1 cup po ito. Apat po ito, may 1 cup, 1/2, 1/4 at saka 1/8. So, ito po, magtunaw po tayo ng 1 cup na cornstarch. Tunawin natin sa 1 cup na tubig. Haluin lang natin para matunaw yung cornstarch. At ito guys, malapit na pong kumulo yung tubig. Medyo kumukulo-kulo na po siya. Pwede ko nang ilagay yung asukal at cocoa powder. Haluin lang natin para matunaw yung asukal at saka yung cocoa powder. Sa lahat po ng flavor na ginagawa ko na size candy, ito po yung pinakamabenta sa mga bata. Itong chocolate flavor. Ito po yung gustong-gusto talaga ng mga bata. Takpan lang natin ng mga 2 minuto. Hayaan lang muna nating maluto yung cocoa powder. So pagkatapos po ng 2 minuto, pahinaan po natin yung apoy bago natin ibuhos yung cornstarch para po hindi maluto bigla yung cornstarch. Mamumuo po kasi yun kapag naluto bigla. Kaya pahinaan po natin yung apoy. Bago po natin ibuhos yung cornstarch, haluin muna natin ulit kasi mamumuo ito sa ilalim. At hinay-hinay lang po sa pagbuhos at habang binubuhos po natin yung cornstarch ay patuloy lang nating haluin yung mixture. Nakakatulong po itong cornstarch para mapino yung ice ng ating ice candy. At ito po, lutuin lang natin siya ng mga 5 minuto hanggang 8 minuto. Pwede po lakasan konti yung apoy para mas madaling maluto. Mararamdaman po sa mixture, habang hinahalo mo siya, ay lumalapot siya. At ito po, after 8 minutes, pwede na nating patayin yung apoy. At ngayon po, ay pwede na nating ihalo yung ibang sangkap, yung mga gatas, angel evaporada, at saka jersey condensed po yung gamit ko. Kahit anong brand po ng gatas ay pwede. Sa dulo po ng video ito ay ilalagay ko kung magkano yung nagastos at kung magkano yung kikitain. Haluin lang natin para mag-blend yung mga sangkap. Pwede nyo rin pong tikman kung okay na kayo sa tamis niya. Kung nakukulangan kayo sa tamis niya, pwede nyo dagdagan ng asukal. Para sa akin, sakto na po yung kalahating kilo ng asukal. Dahil mainit pa siya, takpan muna natin, hintayin natin siyang lumamig bago natin simulan na i-repack. At ito po, okay na po yung mixture natin, pwede nang simulan mag-repack. 1/4 cup size po ang gamit kong panukat. One and half by 10 ang gagamitin kong plastic. So, ayan guys, ganyan talaga siya sa ibabaw niya. Parang maglulumot-lumot siya. Pero okay lang yan. Haluin lang natin. So, isang puno po ng 1/4 cup size ang sukat ko. At
ito guys, mas maganda na simulan nyo nang mag-repack yung medyo mainit-init pa yung mixture. Huwag nyong hintayin na napakalamig na ng mixture bago kayo magsimula mag-repack kasi maaaring maka-apekto yun sa ice niya. Maaring maging magaswang yung ice ng ating ice candy kapag napakalamig na niya na sisimulan mo siya na balutin, i-repack. Mas maganda po na yung mainit-init pa siya, simulan mo na siyang i-repack. Ito po talaga yung mabentang-mabenta sa mga bata. Gustong-gusto po nila itong chocolate flavor na ice candy. Guys, sa dulo po ng videong ito, doon ko po ilalagay yung costing, yung mga nagastos ko, at kung magkano yung kikitain natin dito. At ito na po lahat yung nagawa natin na chocolate ice candy. 61 peraso po ang nagawa ko. At ito na po ang ating final product. Chocolate ice candy. I-check natin yung ice niya kung pinong-pino ba talaga siya. So ito guys, napaka-pino po ng ice niya. Masarap po siyang yung sipsipin. Hindi siya katulad ng ibang ice na nagkikristal-kristal. Hindi siya katulad ng mga ice candy na nagkristal-kristal yung ice niya. Ito po, pinong-pino po yung ice niya. Nakakatulong po yung cornstarch para mapino po yung ice ng ating ice candy. At ito na guys, ito po yung lahat ng nagastos ko. So, bawat lugar po dito sa Pilipinas ay iba-iba po yung presyo ng mga bilihin. At ang nagastos ko po lahat-lahat ay 172 kasama na po yung gas at saka kuryente. 61 piraso po ang nagawa ko at 5 pesos ang benta ko sa bawat isa. 61 times 5 is equal to 305. 305, ibabawas natin yung ating nagastos. 172 equals to 133. Yung 133 po ang ating malinis na kita. Kung nagrerenta po kayo ng pwesto, pwede pong ibenta ng 6 pesos ang kada isa.